So ayun na nga guys, ano, kasi nanginginit. Pause, pause. So ayun na nga guys, dahil sa pagtitibid ni MarkusJ TV sa mga accessories, bumili tayo nung nakaraang linggo ng charger. Ito, ganitong charger. So of course, para makatipid, yung mura yung binili natin. However, yun, nasira yata yung ating socket ng charger, yung dito sa baba. So identify natin kung fuse lang ba yung sira or may iba pa. Pero kasi posible agad, fuse agad yon. Kasi kung mga local or not branded yung mga binibili nating accessories, ang unang maapektuhan yung mga fuse ng ano natin, accessories. So lahat ng mga parts natin dito, may kanya-kanyang fuse. So yung socket, yung headlight, yung fog light, yung tail light, lahat yan meron, yung mirror. So lahat yan mga may mga fuse. Itong infotainment system natin, yung lock ng manibela natin, meron. So as you can see guys, pawis na pawis ako. So patay yung makina and medyo mainit ngayon dito sa loob. Kulob na kulob. So tara, identify natin kung ano yung sira ng ano natin, ng socket natin. So sana fuse lang talaga. Try to figure out natin yung ano, yung sira niya. Alright. So bumili na ako ng bagong charger ito. Ayan. Worth sa handyman ko siya binili. Sabi ko may I think quality siya. Type S ang tatak niya. So 2.1 charge and 1.0 ampere charge. So ang capacity naman ng ano natin, ng socket natin is nasa 3 ampere ata. So kahit dalawa siya magkasabay, kaya niyang i-supplyan ng ano, ng power. So ito siya, oh, bumili na ako. Worth 500 sa handyman. Ayan. So try kong isaksak kung gagana siya pag umilaw. Okay, good yung socket natin. Pag hindi, sira yung socket natin or baka yung nga yung fuse. Alright, tingnan natin. So ayan, ito yung tanggalin ko muna tong ano ko, cellphone holder para hindi siya nakakaabala. So ito, binili ko siya, 200 lang to ata. Ayan, adjustable. Tapos ito siya, yung socket natin, 12 volts. So try natin. Ayan, as you can see guys, wala talagang ilaw. So tingnan natin kung wirings niya putol or yung fuse. So una natin i-check yung wiring niya. So ito yung wire niya, check natin kung okay pa siya, hindi siya putol or walang sunog. Hugutin lang naman yan guys, gently ano lang, gently remove. Ayan, so check natin. Ayan, oh, okay naman, walang sunog. So usually kapag ano yung accessories natin yung nasusunog. So pag hindi, pag minsan ang bibigay agad yung fuse. So pag mga pangit yung ano natin. Alright, tingnan na natin yung fuse. So ayun guys, sa Wigo yung mga fuse niya nandito sa may driver sides. So dito may compartment siya. Sa ibang sasakyan meron din dito, tapos sa likod yung iba nandun sa hood sa may makina. So since Wigo yung ano natin, basta ini sasakyan, mag-refer agad kayo sa manual para makita natin kung saan nakalagay yung mga fuse ng mga accessories natin and lights. So tanggalin na natin to. So hinihila lang naman siya. So andito yung mga fuse niya sa ilalim. Ayan, kita nyo guys, yung kulay white, yan yung puller ng mga fuse natin. So each fuse may mga kanya-kanyang designated ano yan, accessories sa lights, yun nga sa socket. So para ma-check natin kung alin dyan yung sa socket,
So yung ibang sasakyan meron nandun sa ano, merong parang sticker naka-identify doon kung para saan yung mga ano na yan, mga fuse. And may kanya-kanya siyang ampere, may 15, 20, 5, may 30. 30 ata yung pinakamataas na nakikita ko. Alright, so check natin yung fuse ng socket dun sa cover. So eto sa cover nung ano natin, nandito siya nakalagay. Ayan guys. So use the designated fuse only. Ayan. So hanapin natin yung meron tayong tatlong spare. Ayan, yung 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere. Okay? So nasaan daw yung ano natin? Yung socket, ito. Yung socket natin, ito. 15 ampere. So check natin siya kung putol na ba or okay pa. Alright, so katapat siya ng spare ng 10. Check natin. Tanggalin muna natin tong puller. So ito, puller. Ayan, parang ano siya, clip. Ayan. So ang tatanggalin natin ngayon is itong kulay blue. Ayan, 15 ampere tapat ng spare natin. So kibigit lang natin. Ayan, tapos silahin lang natin. Ayun, tanggal na. Alright, check natin yung fuse kung okay pa ba siya. Ayan, tingnan natin. Ayan o, putol na. So hindi na talaga siya dadaluyan ng kuryente. Alright, kukuha tayo ng spare. So 15 to, 15 ampere. So kukunin natin yung spare. Meron tayong spare dito. Ito, 15. Kulay blue rin. Tanggalin natin. Ayan. Check natin kung buo siya, no? So dapat buo to kasi yan, no? Yan, makikita nyo guys, buo. So itong putol, compare natin. Ayan, no? Kitang kita nyo naman kung alin yung defective at saka good. Alright, so ilagay na natin yung good dun sa 15 din yan, no? Lagay natin. Pwede nyo nang hindi gamitan ng puller, pwede nyo nang isaksak sya. Alright, tid. Kahit anong position sya, no? Ayan, lagay na natin dun sa pinagkuhaan natin ng fuse. Tapos push lang natin. Ayan. Ayan na, nakakabit na siya. Tapos yung ito, itong defective. Itong defective yan, balik lang natin dun sa spare para pagbibili na tayo, meron tayong basehan. So sa mga nakakaalam dyan, kung saan nakakabili ito ng ganitong mga fuse, comment down below lang para, and pwede nyo akong i-message sa Facebook group ko, Facebook page ko. MarkusJ TV rin yung page ko dun. Anong name ng channel ko sa YouTube, yun din yung name ng Facebook page ko. So kung meron kayo nito, comment down below lang or PM lang dun sa page ko. Ito siya. Balik na natin. Oops. Ayan. So try na nating paandarin yung makina kung gumagana na yung binili nating charger at kung yung socket natin dito is working na. Alright, so ito yung charger na binili natin, type S charger. So ayan, so on na natin yung makina. Of course, automatic. Push the brake and push the engine button. Alright, so
So, maandar na siya, guys. Oops, lakas ng aircon natin. Tahan lang natin. And shut up ka muna. Alright, try natin. So, pag umilaw to, ibig sabihin, working na yung socket natin. So, nakita nyo naman kanina, no? Putol yung fuse nung socket natin. So, ayun, guys. Ayos. Ayan, gumagana na siya. So, wala lang akong spare ng cellphone. Nasa taas. So, di ako nakapagdala. But, as long as umiilaw to, ibig sabihin, working na yung cellphone charger natin. Alright, so 15 ampere naman yung capacity ng fuse natin. So, yung charger natin is nagre-range lang siya ng 3.1. So, kayang-kaya pa niya supplyan. Hindi siya puputok. Huwag lang talaga yung mga local charger na nabibili lang kung saan-saan. Alright, so working na siya, guys. Makakapag-charge na tayo. So, ayun mga togs, sana yung simpleng video natin today is nakatulong na naman sa atin para sa simpleng identification kung ano yung mga posibleng sira ng ano natin, sasakyan natin. So, basta pagdating sa mga accessories, huwag agad tayo magpanik kung hindi gumana yung accessories natin. Either, and yun, sabi ko nga kanina, huwag nating ipagsapalaran yung sasakyan natin sa mga mumurahin. Although meron siyang fuse na magkocontrol ng pagsira ng kung ano paman, mas better na yung quality yung bilhin natin para sa sasakyan natin. Alright, so kung nakatulong tong video natin today, please like, share, comment and subscribe, at huwag kalimutang i-hit yung notification bell para updated tayo sa mga upload videos ko. Alright, so yun lang muna for today. And hope you like this video. Thank you, guys. Thank you, mga togs. Power!